Hanno fotografato per il baccalà? Baccalà anche dentro, anche fatto. Hello mga palangga. So today, gagawa tayo ng video again. And ang gagawin kong video for today is mukbang seafood. Kasi nung nakaraang araw, nag-grocery kami, niyaya kami ng friend namin doon sa Bagong Market para maiba naman daw yung aming pinag-groceryhan na market. So niyaya niya kami doon, and then nakita namin ang daming seafoods doon ng mga tinda. So since ako sobrang talagang adik ko sa mga seafood, fish, alam mo naman sa country natin na paraming seafood, na paraming fish. So gusto ko talaga yung mga lalabs. And then yun, si Habi na mismo nag-asa akin kung gusto ko yung mga seafoods na yun, mga shells, fish, ganon. And then, yun nga, sabi ko, yes, of course. Paborito ko yun eh. So, ngayon, mga lalabs, ay lulutuin na natin yung seafoods na yun. And then, meron din kaming nabili dyan na ready to eat na siya. Ninili namin siya ng luto na. Pwede mo siyang initin o gumawa ka ng ibang sauce or whatever. Pero si Habi gusto niya na lang kainin yun kasi ready to eat na nga daw eh. So yun. Kaya ang ginawa ko, madali ang ano na lang, vinegar, nilagyan ko lang siya ng onion and then garlic. Ayun. Wala kasi akong sili na nakita dyan sa refrigerator. Yung maliliit na native. So, yun lang yung aking ginawang sauce. Kasi dito hindi sila mahilig magbenta ng mga sauce kahit kumain ka sa restaurant. Huwag na huwag kang mag-aas ng mga... So, hello mga lalabs. Ito na yung mukbang namin. Mukbang seafoods. So, ayan. Gumawa ko ng sauce. Yan. Pero walang sili kasi yung sauce ko. And then I have calamaris. Calamaris. And then shrimp. And then fish. And then what you call of this lab? Octopus. It's not octopus, amore. And then this one? Fish cake. Fish cakes. So yun siya mga lalabs. Ano siya, limang klase na seafoods. Iba-iba. Oh, ayan. Iba-iba siya. So, meron pa yung tawag dito. Isang klaseng then may salad. May isang klase pa kasi mga lalabs na sauce, kaso lang parang feeling ko hindi siya match sa lahat ng ano ng kakainin namin today. So yan lang muna yung aming kakainin today. Yan. So dahil mukbang seafood yung ulam natin mga lalab. So ayan na yung mukbang natin. Limang klase siya. So pil ko magkamay ngayon mga palangga. Honey, how is this one? Fish cake, labi ato, no? Ah, ito ay fish. It's like ito ay fish mga lalab na para siyang omelette. Oo. Parang omelette yung style sa ilalim. I don't know what we call that. And then this one is calamari. Yeah. Calamari and anong tawag nito sa atin? Tamban to ang tawag sa atin, di ba? Ayan. Basta i-try natin yan. Limang klase siya. And then ito din ay fish din siya. White fish. Bang klase naman. And then shrimp, of course shrimp. Try natin ang mga yan. Dahil puro seafood ang binili namin.
Napaka-expensive naman ng seafood dito, grabe. Sa atin, mura lang yan. May paaman pa. And then, sausaw natin dito sa ating vinegar with onion and garlic. So, wala nga lang chili kasi nakalimutan ko. You like it? Yeah, I like it. It's nice if they have a chili, you know, the new one, the native one. Mas gusto ko tong suka na meron ng ano, onion at saka garlic. Konting chili. Kesa sa mayonnaise na may ano siya. Ketchup. Medyo malinamnam din yun. Pero, mas much ito dyan. Sabi niyo daw. When this is finished, she deposits her precious cargo of eggs. Gusto ko mag-business nito sa Pinas eh. Honey, no one to sell in the Philippines like this. All this item ready to eat, you know? All is fresh. You're the one to cook. You decide what menu you cook, you know? Like shrimp sinigang, butter and shrimp. It is better than that, isn't it? Yeah. She covers the eggs with more silk, packing them tight and secure. Sarap mga lalap. Ang ganda ng mga tindahan dito sa Changi because what we call of that? The bam, you know? They call the items inside, you know? Pwede mo siyang designan. It depends what the sardines. Sardines. Kung ano yung isisiling mo, like fish, bibili ka ng ban, tapos papadesignan mo siya ng fish, yung mga install niya sa loob, mga design, yon. Kung mga ganito naman, ang mga damitan naman, ganun din yung design sa labas. Ganyan. Meron ako dyan na-take na video, sample. Gusto kong bumili niyan kasi pag mag-business ka sa Pilipinas. So, you don't need to renting the place na eh, Baba. So, yun. Meron ka na sa car. Madali lang pagligpit, mga lalab. Sobrang madali lang. Kaya lang, I don't know how much is that. What? The ban, you know? They're using for to selling the items in the market. Yeah. Mas maganda pag magkaroon ka ng mga dalawa lang na ganyan. So, maganda pang business. The soon-to-be mother will never abandon her children. Kasi may ano yan eh. Honey, they have an alarm. You know? They have an alarm. What? That ban, you know? You use for selling the items in the market, you know? May alarm sa mga palangga pag ano. Kasi nga, yung mga laman nun, mga items sa loob. Pag nadikitan mo lang siya, nag-aalarm. Ingay niya. Sarap. Tamban to sa atin, di ba? Salmon daw to, sabi ni George. They call it tamban in Pilipinas. Sardine, ma'am. Ah, sardine. Salmon naman sa akin. Sardines daw to, mga lalabs. Yan. Ganyan siya. Tapos, sawasaw mo. Shoes. Hop. Hindi siya nakakasawa kasi. Iba-iba. And sardines. May calamari.
Ito sardines. Calamari. And shrimp. And then fish fillet. And then fish din to. Overload naman. Ano siya, parang omelette, parang ganun ang style niya. I don't know what we call that. Bahala na yung ang tawag dyan, basta ako kakain lang. Sarang mga lalap. Kain tayo. Puro seafood yung binibili namin ngayon, mga shrimp, fish, pusit, octopus, kung ano-ano, shell. Yan. Meron din naman kami, yung chicken farm, ang lalaki nun. Huwag muna kami yung pork. So yun na mga lalabs. Thank you so much for joining. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin ngayon. And don't forget to like and subscribe my video. And please leave the comments down below in my comment section. So yung mga lalabs yun. Para mabisit ko yung mga channel nyo. Love you, have a good day. So yung mga lalabs. Tapos na kami mag-lunch. And then, meron pa akong natira para sa dinner mamaya. Madami pa siyang natira. Kasi mahina naman kumain yung beshi nyo eh. So, sulit yung ayan, 60 euro. Mix na siya mga lalabs. Mix na siya. Limang klase siya ng seafoods. Ayan, may calamares. Ayan. So, sulit na sulit. Sulit na sulit yung mukbang ni Mary. Yung ating mukbang seafoods. And then, ayan, may pang-dinner pa tayo later. Hindi ko kinaya kasi si Abby, hindi naman talaga siya masyadong kumakain ng mga ganyan. So, ako talagang favorite ko talaga yung fish at saka seafood. Kasi, alam mo na, yung ating country ay napapalibutan ng dagat at maraming mga seafood sa ating country, mga fish. So napapansin ko lang dito mga lalab, yung mga tao dito hindi sila mahilig sa fish. I don't know why. Even seafoods hindi sila mahilig. Mahilig sila vegetables, mga meat, pero yung meat nila hindi ka parehas ng ibang bansa na may mga taba or mga pili yung kanilang meat na kinakain dito, sobra. Masasabi kong ito yung the best na mga food na natikman ko dito sa Italy. Sobrang linis, sobrang napakasilan nila sa food. Magpapansin nyo naman ang kanilang mga edad. Diba? So, yan lang mga lalabs ang share ko ngayon.